guys, what's up? So, isang magandang araw naman sa inyo at ngayon ay panibagong araw, panibagong vlog pa ulit tayo at tayo ay continue lang guys sa ating trabaho, no? So, pangalawang araw na natin to, continue lang natin yung ating video. So, ngayon, kasalukuyan nandito tayo ngayon sa crush rail na kung saan ay mamimintura na tayo dito sa pinaka-release ng crane. Ang mga kasama ko nandun sa baba, si Kabadi, yun yung nag-chipping, mini-chipping at gina-grinder. Si Mr. D naman nandun sa taas nag-mapping. Bali, walay-walay kami, no? Kalat lang yung tao kasi ayaw ni Kapitan na magsama-sama, no? So ngayon si Bunggo naman nandito sa baba, dito sa tagiliran ko. So guys, papakita ko lang yung ano nila. Ayan si Bunggo. Ayan si Kabadi naman nandito sa taas, sa kabila. So nandito naman ako sa crush rail na kung saan ay i-share ko lang sa inyo kung paano mamintura dito sa crush rail. Kaya nandito ako guys kasi pag halimbawa ng mga ganitong trabaho, kailangan na tutukan natin ito. Gagawa natin ng maayos na trabaho na medyo safety rin tayo, no? Kung saan ay pag ganitong mga critical na trabaho, kailangan tayo ay alerto dito. Tayo ay ano, alam din nila yung ganitong trabaho, pero ingat-ingat lang tayo guys kasi hindi natin masabi yung mga disgrace accident, no? So sa lahat ng ginagawa natin dito, halos araw-araw risky ang trabaho natin. Kaya lagi lang tayo mag-ingat, yun lang, langing ingat, dasal, at saka yun, think-minded lang, concentrate lang tayo sa trabaho natin. So yun lang guys, abangan nyo at ako'y mag-ano muna, mamintura, mapakita ko sa inyo. So ngayon, dahil ito ay yung ating cellphone, baka malaklak, no? Sayang naman, wala na tayong magagamit. Yun, ngayon na nandito na rin yung ating pintura at set up na rin. Yun, so kulay itim guys, itong pinturang ganit natin ay walang hardener, madali lang siya kung ipahin, no? At hindi siya mabilis sa kumigas kadaya nung may hardener. Mabilis pag may hardener kasi mabilis siya matuyo. So ganyan lang yan. Yan. So, ganito lang yung ginagawa namin pagdating sa maintenance naman, no? Kailangan na turn green na. Can you please get on your trip up in our friend's list? Okay, switch off. Okay, thank you. Kailangan tutok din tayo sa ating trabaho, no? Namin maintain at mag-tunat lang tayo. Kita nyo naman yung mga kasama ko. Pagka dapat pagka limbawa underway, kailangan lang mag-tunat ka sa friend's natural trip. Kami ay tinuturing na lang din ng para mapinisip ko yung trabaho. Kasi guys, pagdating ng isang lapon,
kailangan malinis yung bato. Dahil doon yung nakakukod, miss namin. Nandun yung mga nakuda ko. Nandun yung nangyari ng kumpanya na to. Makakagyan dyan at nakakagyan. Dito kadalasan na pagdating ng hapon medyo maambon siya, kaya ito hindi tayo makapag-continue. Basa yung railing, hindi natin na palipasin itong ambon na to. Tapos mamaya itong railing na to punasan muna natin ng basahan. Pag napunasan natin ng basahan, saka natin ito tuloy. Ayan pa lang ang nagawa natin, no? Wala pa sa kalahati. So titirahin natin yan. Siguro mga after lunch, baka matapos ko ito kung halimbawa matigil itong ambon-ambon na ito, no? So pansamantala, stop muna natin. Dahil dito, umambon siya. Yun lang guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Update ko na lang ulit kayo mamaya kung ano na rin ang natapos natin, at papakita ko sa inyo kung gaano nakalaki yung trabaho namin sa dalawang araw, mula Lunes, Martes, pang Merkulis na ngayon. So yung tatlong araw na yun, umpisa kami ng Lunes hanggang sa araw ng Merkulis ngayon, ipapakita natin kung hanggang sana yung nagawa natin. So yun lang guys, mamaya tutulungan tayo. Okay, right. Yun, what's up guys, what's up guys, ito na yung natrabaho namin maghapon, no? So ang tinira namin bali yung mga may kalawang lang, kumbaga spot lang, no? Bago nyan, na-primera na natin ng first coating. So yung iba dyan na yung una, napatungan na ng dalawang coating sa primer. So ngayon, kagaya nyan, antayin natin ng kinabukasan, 24 hours. So pwede na natin yan itatapot, kasi yung mga napatungan ng dalawang coating, yun na yung pwede natin itatapot. So yung iba dyan, no, yung kagaya dito sa bandang baba, hindi pa yan na second coat, bali first coat. Pero yung sa mga taas, kagaya yan sa pinaka railing nya, naka second coat na yan, makapal na yan.
So, ako ang tumira niyan doon sa taas. Tapos dito sa baba, tinulungan na lang nila ako. Kasi para mabilis, tulong-tulong na lang kami. Si Kabadi, siyang nag-needle gun. Needle gun niya at kapras. Ako naman doon sa taas, kasama ko si Bung, si Bunggo. Dalawa kami at saka si Bunay. So, mabilis ang trabaho, basta tulong-tulong lang. Wala lang gugulangan sa trabaho. Kumbaga, magkikisama lang para patuloy yung trabaho namin. So, ito na yung pinaka railing namin sa baktik, no? Mga susunod na araw ay matapkot na natin to. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya pag natapkot na. So ngayon, ganyan-ganyan muna siya, spot-spot lang muna hanggang sa mapatungan natin ng tapkot. So ayan, sa ngayon ay ito. Maganda yung panahon, makikita nyo. Ayan. Ito pala yung ginamit namin na bridle nung nagtuwing kami. Bali 27 meters yan. Ayan. 27 meters, bali dalawa. So yan yung kinunik namin dun sa delta plate. Bago yung delta plate, mayroon siyang pennant wire na 60 meters din. So gumamit kami ng delta plate dito sa dulo. Yan, dyan namin kinunik. Yung kabilang dulo naman, yan na yung nakakunik dun dati sa rig. So yun yung setup nya, no? Isang mahabang ganito, 27 meters. Tapos meron yan dito na nakakunik na shackle. Tapos nakakunik sa delta plate. Bali, ito yung delta plate. Ito yung sinasabi kong delta plate. Ayan. Yan yung delta plate. Yung mga butas na yan, tatlo. Yan ilalagay itong mga shackle na to. Bali, tatlong shackle din nakakunik dyan. Bago pinant wire. Katapos ng pinant wire yung connection na dun sa main towing, no? So yun lang guys, konting review lang sa ating na bridle, no? Tsaka sa pagpipintura natin. So bukas update ulit kayo kung ano nang atsura nito pag natapos. So yun lang guys, let's go.